So guys, ayan yung dumi ng evaporator. So guys, nakita nyo yung mga puti. Yan yung mga dumi na niluluha ng coil cleaner. Ito na yung ating evaporator na dinisan na natin. Hello guys, welcome to our channel. So ito ang aking Suzuki Alto 800, my project car. So nakaraang video natin, nasabi ko kung ano yung mga gagawin ko dito or do it yourself. So ngayon, ang una kong gagawin na DIY ay ang paglilinis ng aircon. Hindi natin kailangan baklasin ang evaporator at hindi natin kailangan asingawin ang prion. Tuturuan ko kayo step by step or do it yourself. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Marami salamat po. So guys, check muna natin ang static pressure or reading ng AC ng Alto na hindi pa umaandaraman. Ito yung static pressure na reading na hindi umaandarang makina. Sa low side ay nasa 90 PSI at sa high side ay nasa 100 PSI. So guys, normal yan. Nagbabaryan sa ambient temperature yung reading na yan. Ang normal ay nasa 65 PSI to 120 PSI. Ibig sabihin, may prion. Ang normal range ay nasa 75 to 125 PSI para sa high side. So guys, ngayon, paandarin naman natin at check natin ang reading. So guys, base dito sa reading, kulang sa prion or kulang sa refrigerant ang sasakyan na ito. Dahil ang reading ay nasa 20 PSI dito sa low side. Ang normal range yan, pag start ng makina, nasa 27 to 30 PSI sa low side dahil hindi ganun kainit ngayon sa labas. Mababa ang ambient temperature dahil makulimlim. Kaso base dito ay kulang sa prion dahil 20 PSI ang reading sa low side. At sa high side naman, dapat to nasa range yan ng mga 180 to 200 PSI. Pero napakababa, 150. So, kulang yung umiikot na prion dito sa sasakyan. So, check naman natin yung reading ng output vent sa loob. Check natin. Yan. So guys, base dito sa output vent ay nasa 75 Fahrenheit. So malayong malayo sa normal na dapat nating reading na 40 to 45 Fahrenheit or 4.5 Celsius to 7 Celsius. Yun dapat ang output vent. So yan, mababa yan. Pakababa. So, bababa pa yan ng konti habang tumatagal dahil kabubuas lang naman. Pero, base dito ay baksak na. At base sa manifold gauge ay kulang ang prion. So, guys, nakita na natin ang problem pero lilinisan na rin natin na itong sasakyan na hindi kailangan baklasin ang evaporator at pasingawin ang prion. Step 1, alisin natin itong glove box. Paano ba mag-alis ng glove box? Alisin natin glove box na yan. At uugutin. So, dito natin makikita yung evaporator. Yan. Ito. Andito yung evaporator. Ito yung inlet. Dito hinihigop yung hangin. So, check natin. So, guys, ayan yung dumi ng evaporator. Dumi, oh. So, dahil walang
filter ang Alto, so higup nito lahat ang dumi. Pasok dito sa bungad ng evaporator. Pakatindi ng dumi. So lilinisan natin 'yan, no. So hindi na natin kailangan baklasin ang dashboard at hindi na rin natin kailangan pasingawin ang prion. So guys, ito yung ating gagamitin panlinis diyan. Ito ay coil cleaner. So ito talaga ang ginagamit sa paglinis ng evaporator at condenser sa mga aircon shop. So nakakabili ng coil cleaner na tingi. Ito ay halagang 60 pesos. So ingat lang, medyo masakit to sa balat pag natalsikan. So ito ay mix na. May mixture na to, hindi na natin kalanhaduan ng kahit ano. So ilalagay na lang natin siya sa isang bakanting sprayer. May bakanting sprayer ako. So ilalagay natin. Ito lang ang ginagamit ko. Wala nang iba. So yung mga dati kong DIY, para makatipid, gumagamit ako ng Sonrox or Lysol. Pero ito, dahil matindi ang dumi, kailangan natin ng coil cleaner. Wala na tayo halo dito. I-spray natin doon sa evaporator. I-spray natin to guys for 5 minutes. Hindi natin pwede patagalin ang pagbabad nito sa evaporator. Sa taas, sprayan lang natin. Lahat ng butas, pinapasukan ko. So, check natin. Meron tayong mga hindi na sprayan. Sprayan ulit natin. Ito pa, yung gilid din natin sprayan eh. Yun, napasaan na natin lahat. So guys, nakita nyo yung mga puti. Yan yung mga dumi na niluluha ng coil cleaner. Yan o. So hintay lang tayo ng 5 minutes. Ayan, nagsisimula na. So guys, para hindi mabasa kasi gagamit tayo ng tubig para banlawan. Lagay tayo dito ng mga basahan. Lagay tayo ng mga basahan para iwas basa ng ating carpet. Yan, mababasa kasi ang ating carpet. At ingat din guys dito ha. Ay, baba. Ingat din. Andito yung computer box. So balutan nyo to na, babalutan natin to ng plastic para hindi mabasa. Ito yung computer box ng Alto. So same procedure lang to. Mapa Alto standard na Gen 1, Alto 800 at yung latest version ng Alto. Same. Same lang yung kanilang AC system. Binalutan ko ng plastic. Ito lang naman lang dapat nating iwasan na mabasa. Pero malayo naman ito mababasa. Kaso for safety, takpan natin ang computer box. So guys, naka 5 minutes na tayo. Check natin ang loob ng evaporator. Okay, yan. Yan na yung loob ng evaporator. So, kailangan na natin banlawan ng tubig. Yan. Ito yung tubig na gagamitin natin. Ganito kalakas lang ang pressure. Ito yung pressure ng kawasa. Huwag na kayo gumamit ng high pressure motor na pwede makasira ng cooling fins ng evaporator. So, hindi makakasama ito sa evaporator yung ganito kalakas na tubig. So, tara, banlawan natin guys. So, gagamit tayo ng neto para sa mga tumutulo at di mabasa ang carpet. So ganito lang yan guys. So ito ay tantsa-tantsa lang. Yung butas sa unahan, i-sprayan ko ngayon. Yan. Tapos to. Up and down. So lahat ng butas sa
natin, guys. You know, linis na, oh. So may kulang lang tayo. Ito may konting itim. Yan, so isprayan natin ulit ng tubig. Yan. Luminaw na, oh. Ano? Yan, malinis na. So dito sa side na 'to, yan, dito yung gilid ay kulang sa spray. Yan. Na yung ating evaporator na dinisan na natin, you know. So malayong malayo sa kanina nung nag-start tayo. So ganun lang kasimple, guys, ang paglilinis. So ngayon, paandarin na natin ang makina. So guys, ito yung dumi na nakuha natin sa evaporator. So guys, ito yung current reading natin ngayon. So malamig ang panahon, kaya nasa 150 sa high side, at sa low side ay nasa 20 PSI. So base sa reading, kanina pa ito umaandar, ay kulang talaga sa freon ang Alto 800. Kulang to sa freon. Pero guys, hindi ko to kakargahan muna dahil ang plano ko ay baklasin ang evaporator at linisan ang buong AC lines. Kaya papasingawin ko yung freon. Ang mahalaga guys, dito sa DIY na ito ay naituro ko kung paano maglinis ng evaporator na hindi na kailangan baklasin. At hindi na rin kailangan pasingawin ang freon na do it yourself, at pwede sa bahay na kahit sino ay kaya. So that's all, guys. Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. Guys, abangan nyo yung isa kong paglinis ng aircon na babaklasin ko yung evaporator at kakargahan ko ng bagong freon. That's all, guys.